Purihin ang ating Panginoon, purihin ang ating buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Isang magandang araw po muli sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Disciple preacher ng El Shaddai PFCC GMA Tapatpa. At welcome po sa pangatlong araw ng serye sa 7 palabras sa gitna ng mga pagsubok dito po sa Kapahayagan TV channel, sa Facebook page at sa YouTube channel. At patuloy tayong samahan ng Panginoon ito'y nakaugnay ang pinagwikan ng Panginoon sa gitna ng mga pagsubok katulad nitong krisis na kinakaharap. At bago tayo magsimula sa pangatlong wika ng ating Panginoon, manalangin tayo sa ating buhay na Diyos upang matugunan tayo sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Sa pangalan ng Espiritu Santo, Amen. O Diyos na makapangyarihan, nagpupuri at nagpapasalamat at patuloy mo kaming pinalalakas at pinasisigla. Ama, sa oras na ito, samahan niyo okay, tayo po ay magnilay ng mensahe ng atin pong basahin ang John chapter 19 verses 25 to 27. At ganito ang ating mababasa. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Niyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At ulitin ko po sapagkat medyo magkaputol-putol ang video, naka-record man. At ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, narito ang iyong ina. Mga kapatid sa pananampalataya, ang mabuting balita para sa ating lahat, buhay sa napakaliwanag po
ng sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang minamahal na inang ginang narito ang iyong anak at wika ng kanyang mga alagad nakatabi ng kanyang ina narito ang iyong ina. Child relationship. Mother and child relationship. Ding liwanag na tatanglaw sa buhay ng kanyang anak. Nang lingkod niyang si Simeon, sinabi niya, dahil diyan, si Simeon na sinabi niya sa ang sabi nga dito, tandaan mo at ang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel, isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag sip. Dahil dyan, ang puso mo'y para na rin tinarakan ng isang balaraw. At nahayag na nga. Sino ba yung taong yan? Yan ay anak ng karpinterong si Jose. At ngayon, at sa oras na ito mga kapatid, tandaan po natin lahat. Ang relasyon ng isang ina at anak ay katulad ng relasyon ng ating pumo ay para na ring tinarakan ng isang balaraw. At ito sa purihin ng ating Panginoon. Mga kapatid po natin, inyo pong pagpaumanhin at sa pagkantala ng ating live video ng ating Siete Palabras sa gitna ng mga pagsubok sapagkat sa kadahilanan po yung ng kawalan ng wifi connection. So, pero salamat na restore muli ang wifi. So mga kapatid pananampalataya, ipagpapatuloy po natin ang ating serye ng 7 sa bukas linggo ng palaspas dito po sa ating 7 palabras sa gitna ng mga pagsubok. At bago tayo dumako sa pangwakas na panalangin, paalala ko po, no, bukas po sa Take Over Holy Spirit TV channel panoorin po ang kauna-unahang online din ang mga pitong salita ng Panginoong Hesus, ang pitong huling wika ng ating ang sinabi ang binitiwang salita sa Mahal na Birheng Maria. Tandaan mo, ang puso mo'y parang tinarakan ng isang balaraw. Ang hirap ng Panginoong Hesus
ay inako upang ang krisis sa daigdig ay malampasan. Malampasan yan ng pandemic na ito sa pamamagitan ng kamatayan at muling buhay ng ating Panginoong Jesus. So tandaan po natin lahat, ang winika ng Panginoong Jesus sa inang birhen inang narito ang iyong anak kapatid katuwang magkaisa tayong manalangin. Ang krisis na ito sa pamamagitan na sabihin natin lahat, Diyos Ama makapangyarihan, tulad ng isang ina na nananaghoy ng ina sa kanya sa anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa pangatlong seri mga 7 palabra. Salamat sa lahat ng mga tagapanood ng 7 palabra. Sa ikapitong wika, tanging salita mo lamang ang siya namin pagbubulay-bulayan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngala ng aming Panginoong Jesus, sa ngala ng Ama, ng Anak, sa mini talk na ito sa 7 palabras sa gitna ng mga pagsubok. Ang inyong lingkod, Brother Ryan Asilio America ng El Shaddai PFCC GMA Tapat-Tapat. Patuloy tayo samahan, ingatan.